kumusta naman kayong lahat? Namiss ko kayo as in talaga. Kumusta kayong lahat? It's been long, long time. Kasi last na nag-upload ako was somewhere in July. I think mid or last week yata ng July yung last na upload ko ng video. Iiksihan ko lang tong vlog na to kasi matagal na matagal na matagal ko na kayo hindi na chika. So parang gusto ko lang kuha lang kayong i-update. Ayan, malakas pa rin tayo. Ayan, tignan niyo naman, mataba pa rin tayo. Namiss ko talaga kayo as in. pero buyak. Walang halong biro, namiss ko talaga ang pagsasalita dito sa camera, sa harap ng camera. Ngayon parang medyo kinakabahan pa ako magsalita kasi syempre ang tagal ko na kayong hindi nakausap. As in, ang daming nangyari. So sa lahat ng mga nakapanood ng aking mga previous vlogs, I think na-mention ko sa inyo before about yung yun nga na wala ng trabaho ang aking asawa, nagsara yung kanyang pinakamamahal na kumpanya. Ayan, mahal na ang asawa ko yung trabaho niya ngayon. Yes, nag-last day siya ng somewhere July, end of July. And then, after that, na-receive ko yung aking mga grades sa aking college. Lahat ng grades ko sa aking assignment, hindi naman sa pagmamayabang, pero lahat po yun ay maganda. Maganda yung naging mga marka. So, lahat ng pagod at puyat natin last year, hindi na sayang yung ating pagod at puyat at pagsusunog ng kilay. Ayan, and then after that, September, nag-start na ng September, of course, nag-start ng aking uni. Finally, nakapasok na tayo sa university. At alam niyo yung first week ko ng first 2 weeks ko sa uni, it was overwhelming ba? Kasi as in, hindi ko alam kung papaano. As in, ang daming, sobrang maraming information yung ipinapasok nila sa aming utak. Tapos, ang daming mga online learnings. At hindi lang yun. Sumakit pa yung ulo namin ng naming mag-asawa dahil nga kailangan namin mag-arrange ng tag-alaga, mag-aalaga kay ni Raya. Kasi, syempre, sa mga nakakaalam, matanda na si Mami, hindi na niya kayang alagaan si ating ni Raya. So, in short, in-enroll po namin si ni Raya sa childminder. Ayan, as in, ang daming mga nangyari. So, ayan, at the moment, nag-aaral si ni Raya. Hindi naman sa school. Ano siya, sa childminder siya. 3 times a week, minsan 4 times a week. At, medyo mahal ang kanyang tuition. So, yung tuition niya nanggagaling din po sa ating bulsa. Dahil nga, hindi libre. Hindi ba? Siyempre, wala naman libre sa panahon ngayon, di ba? So, hindi libre ang pagpapaalaga ba sa anak. I mean, yung pagpupunta siya sa childminder, hindi siya libre. Kasi nga, si ni Raya, 2 years old pa lang. Hopefully, next year, pagka 3 years old niya, is at least makakuha siya ng 15 or 30 hours free time para sa kanyang school. Anyway, so ayun. And last Monday, nag-start na ako sa aking clinical placement or yung tinatawag natin dyan sa atin na OJT. Ayan. Kasi alam nyo ba, dapat ma-assign ako sa community. Yan, community, district community. Yun yung nagbabahay-bahay ba, yung pupuntahan mo yung bawat pasyente sa kanilang bahay. Yun. And since wala nga akong sasakyan, although nagda-drive ako, wala naman akong sasakyan, sariling sasakyan. So, nag-request ako na mailipat ako. It's either care home or hospital ba. Ayan, dalipan naman ako sa hospital and nag-start ako ng Monday as in, ang sakit-sakit talaga ng aking mga, ng aking legs, as in, mga binti ko. And lalaki pa naman ng binti ko, kapsa. Ayan, nagsasakit nga talaga, as in, talagang kaslahan at makapag na, kasi, 13 hours, imagine. Tapos, start ako ng alas 7 ng umaga, and then, nag-break ako ng 15 minutes break ako ng alas 10 and then alas 5 na nung nag-lunch break ako, 30 minutes. Tapos 7:45 uwian. So, ang sakit-sakit talaga ng legs ko kupsa nung araw na yun. But anyway, ganun talaga, tiis-tiis. Ayan, nakaka-overwhelm kasi sa na-assign ako sa respiratory ward. Meron kaming COVID patients din. Pero
hindi ko alam kung i-assign nila ako doon or isasama nila ako doon sa room ng mga COVID patients. Kasi estudyante pa lang naman ako. So, hindi ko alam kung isasabak nila ako doon or hindi. Pero pag high risk, hindi kami pwedeng mga estudyante doon. Anyway, so ayan, at the moment, ang aking asawa ay, ano pa rin, naghahanap pa rin ng trabaho. Ayan. Tapos madami nangyari sa Pilipinas. Ano nyo na, ang ating pamilya sa Pilipinas. Tapos, yung trabaho ko naman sa Lidl, every linggo na lang ako nagtatrabaho sa Lidl. So, parang ano lang, ang kita ko lang sa isang linggo, parang siguro mga 50 lang sa isang linggo. So, ayan, ayun pala, good news din pala kasi nakalimang taon na tayo. Nakalimang taon na tayo dito sa UK. Nag-grant ng ating indefinite. So, ayan, kamsat, isa sa mga blessing yan. Ano pa ba? Okay naman kami lahat. Ayan, hindi nga lang ang aking asawa ay talagang naghahanap pa rin ng maganda-gandang trabaho. And sana ipanalangin natin na makahanap na siya soon. Wala na akong ibang hihilingin ngayong, ano, regalo ngayong Pasko talaga, kundi yun, makahanap siya ng magandang trabaho. Hopefully, early next year, magkaroon siya ng maganda-gandang trabaho. Kasi this time, medyo nai-stress siya, yan. Kaya, ganun talagang buhay. Ang dami, super busy, pero kakayanin. Ayan, maraming salamat sa inyo, kabsat. Maraming salamat sa hindi pag-iwan. Na-miss ko kayo. As in talaga. Sobrang na-miss ko kayo. Ayan, mag-iingit kayo palagi. Salamat sa pag-subscribe at salamat sa hindi pag-iwan. Bye, kabsat! See you next time!